na entry, tapos pumalit yun. So last minute namin ginawa yung tender. And buti, nag-message sila kagad at ako yung unang sinabihan nila ata. So, ayun, na, hanggang ngayon nag-edit pa rin sila. Doon ko saan yung tender? Tether is almost like a sci-fi film na tungkol siya sa relationships. Pero, may nangyari kasi na parang yung character ko, si Eric, after hooking up with Kate na ginampanan ni Joribel, we find out na eventually, lahat ng nararamdaman niya, nararamdaman ko rin. Na we're tethered na. Kunwari, may kinurot na sarili niya tapos nasa Makati siya. Mararamdaman ko rin yung dito. Parang ganun. Tapos doon magre-revolve yung kwento namin until we get into a relationship and ganun. Nararamdaman namin yung isa't isa. Kahit nasa mga. Happy ka na sa, ano no, sa yung career mo na ganito. Yung hindi ka bidang-bida, hindi ka okay ka sa ano. Pero more on mga indie plus mga, minsan nagsistage ka rin. Yes. Ito talaga yung gusto mo. I think so. Oo, kasi so. Parang nag-direct ka na rin, di ba? Pero ano lang yun. Mga video-video. Pero eventually ba, direction na rin papasokin mo? Yeah. Actually kasi nag-progress yung usapan natin to Gorgie mula nung over the years no na yung mga tanong nyo sa akin. Pero ako nga, I think right now I've reached a happy place. Na kung saan, I think, maliban sa pag iisip at sa pagkoconsider ng future ko sa personal life ko at home. I think career-wise, I'm in a really happy place na pinag-uusapan lang natin dati. And I think this time around, parang akala ko magiging, okay na ako. Hindi pala eh. Parang mas nakakagutom siya na pwede palang ganito. Pwede pa. Mas bongga pala isang mas mahirap yung pronounce kasi piling ko nahirapan yung si Sammy Rodriguez na doon sa title ng isa kaya rookie na lang nilagay niya. Oo. Pero ano nga yung second entry mo? Sorry. Tether. I-flash na kaya natin dito. T-E-T-H-E-R. Tether. T-E-T-H-E-R. Directed by GNR. Piling ko kasi may T-H, ayaw niya magbukang crying heart, so hindi niya nilagay. Okay. Pero yan, congratulations, Mikoy. No? Pero siyempre, mabili ka lang ngayon, ang dami mo talaga yung projects. Pero bukod nga dito sa two entries mo, no? Nakaka-excite kasi kasali ka rin sa maging sino man. Maging sino ka man. Maging sino ka man. At prime time. Gano'ng ka-excited? Kasi may dalawang movie ka na, may prime time series ka pa. And gano'ng kalaki yung role mo dito? Gano'ng kalaki? I wouldn't know yet. I mean, I wouldn't say no kung gano'ng siya kalaki. Pero yung sa remake kasi na to, di ba dati ang cast dito si Robin Padilla, si Dennis Padilla, tapos Sharon, tapos ang kontrabida si Edu. So si Robin Padilla, siya na si David Lacao ko ngayon. Yung Sharon Cuneta, ako, deja ka. Yung Sharon Cuneta, si Barbie, si Edu Manzano, yung kontrabida, si Juancho, tapos ako yung Dennis Padilla. Ikaw yung magko-comedy? Oo, parang ganun. Parang yun na nga mismo yung mangyayari. Kumbaga, parang ang laki. Kasi sa movie, ang dami eksena together. Laging kasama si Dennis Padilla, di ba? So ang dami mong taping days, ang bongga. Yung masaya sa pagiging best friend ng Bida lang, ang daming taping. So ikaw na bang pwedeng sabihing pambansang BFF, new edition? Hindi naman kasi may Buboy Villar pa eh. Malay mo, kakabugin nyo na siya kasi busy siya sa Itbulaga. Ikaw na yung pang teleserye. Layo niloloko kay Buboy yun na parang lahat na mabukuha sa akin na best friend na roles. Layo sinasabi na, Buboy, hindi ka kasi pwede, ako tuloy kinukuha. Gising ka na masyado eh. Pero, I think it's a fun role. It's always so fun to be, maging ganun na best friend or kung ano man tawag dun. Pero, it's always a challenge din kung paano sa iba in every life. So ngayon, buti na lang, very fresh dahil hindi ko pa nakaka-work before ever yung team na to. Sina-direct Enzo Williams. And it's refreshing na parang nakakahawa yung enthusiasm nila na parang
siguro, I think it's become like a norm na sa akin na gawin tong roles na to. But with Direk Enzo, parang I'm somehow motivated to make it even more different than kung ano yung mga nakasanayan ko na. So it's work. It's challenging. No? Yeah, and kung hindi ko naman entries yung but still, you're starring in two Cinemalaya movies. Personally, I would consider that I'm starring in one. And, okay. And the other one, I did a role. Okay. Kasi parang it outshines na, ang stars kasi sa Rookie ay si Pat tsaka si Aya. So, sila yung talagang, it's ganun ka ano, ganun yung maging takbo ng relationship namin. But at the same time, I think figuratively, kaya rin siya tethered. Kasi it's a really, to be honest, yung relationship ni Kate and Eric, nung dalawang characters doon, it's really toxic. So andun yung pagiging tethered mo in a way na, di ba when you're in a toxic relationship, sometimes, or most of the time, hindi ka aware. Mm-hmm. Like, unless ikaw yung nasa labas ng relationship. Yeah. Pero ikaw yung nasa loob, you wouldn't be aware. So parang, there's this certain, parang hold on you. Mm-hmm. Na kahit anong sabihin sa'yo ng friends mo na, hiwalay mo na kasi, like, huwag ka na dyan kasi hindi naman healthy yan. Pero may humihila sa'yo pabalik. So I think it's all about that feeling na patila sa'yo pabalik. Kung bakit tethered. You're tethered to this person. Gusto mo man o hindi. Parang piliin mo man o hindi. Parang meron kang something's rolling you back to that person. Oh, ganun. So I think that's what this movie is about. Na I think you could really. Yeah. Wow. Okay. Like that's true. Okay. Pwede. Let's see. In terms of genre, yung earlier interviews mo kasi when Cinemalaya was launched, it's a sexy movie. But ikaw, how will you define it in terms of a genre? No, I think it's more of sci-fi. I think it's more of a like a Black Mirror episode. Black Mirror. It's more of that. It's so fucked up. It's twisted, to be honest. Pero yung sex scene kasi parang I think just to help promote the film. Yun na yung sabi na. Put that bluntly. Okay. At first time ko rin naman kasi talaga gumawa ng ganito ka-intimate na scenes. Mm-hmm. Which was also a big deal for me. Mm-hmm. Pero hindi siya ganun ka-big deal sa material eh. Yeah. Like it just so happened na meron siyang sex scenes doon. Para lang mas ma-elaborate, mapakita na in saang ways pa kami tethered. So emotionally, physically, and sexually, yun lang yung pinakita doon. So, yun, siguro pambuhat na rin yun na oo, may sex scenes. But it's not a sexy film at all. And dun sa teaser nga, sobrang patikim lang yung pinakita ng press ko nung Cinemalaya na it's also not just like a tweetong's relationship film also na hindi siya yung, di ba, usual trope na dalawang leads lang buong pelikula, the girl and the guy, and then it gets complicated, pag best friend, blah, blah. Like, hindi siya ganun. Like, ito talagang, I don't know, it's fucked up. It's fucked up. It's really toxic. Okay, you mentioned about the intimate scene. Wala kang hesitation in doing that because looking at your body of work, mukhang ito ata yung first, if I'm not mistaken. First, you're right. I did have reluctancies. Kasi I thought I was ready in a way na I thought how an actor should be ready for those kind of scenes and roles. Mm-hmm. But then, like, it all boiled down to magiging depende pa rin to sa kung sino yung partner ko. Mm-hmm. So, buti lang si Jory Bell, yung partner ko dito. Mm-hmm. And also, naghumirit kami na parang, can we have workshops together before we start shooting? Bako anong lumabas? Like, huwag natin shot ganun, ganun, ganun. And agree naman kasi yun din yung nasa isip ng producers and ang director. So, they got Miss Messi Maramara to facilitate intimacy workshops for us. Para lang mas with the director and the producer para mas may understanding na kung paano gawin yung scenes na ganun, which is actually life-changing. So, and even on the set, nandun siya. Pagdating sa mga scenes na ganun, binabantayan niya. So, hindi lang para magbantay, para rin mag-choreograph, paano dayain sa camera, and how to prepare, and like, to be really, siguro kasi nasa culture natin ng mga Pinoy na ang hirap mag-usapan ng sex. Mm-hmm. So, ang hirap mag-set ng boundaries pagdating sa sex. Eh, sex scenes yung gagawin. So, doon talaga nagkaroon ng general understanding na okay lang, hindi, pag-usapan natin kasi kailangan. Mm-hmm. So, kunwari, yung details like, okay, kung dito mag-start yung scene, hinihingal ka na kasi marapit ka nang labasan dyan. So, what do you do to prepare? Di ba, totoo naman eh. Mm-hmm. Like, ganun, na mahirap siyang pag-usapan, but to portray the reality of the scene. So, you have to be that specific. The same way as kung paano ka sa ibang scenes na hindi sexual. Mm-hmm. So, I think it's
it was liberating, that workshop. It was liberating, and it showed on set. And I think it showed some work na ginawa namin for this film. Doon ako excited eh, kasi kahit ako, wala pa ako nasisilip sa pelikula eh. Ay, doon pa naman ako. Wala, yeah. As in zero. So sa August 7th, sa premiere, doon ko pala makikita lahat eh. Okay. You mentioned si Joribel, I saw her Instagram. Parang hindi actress din siya. Yeah. I think she does a lot actually. She acts and then she does production work. And she does theater and she does film. Pero first time ko siya maka-work. So basically, parang ikaw yung nag... Ano ba? How do we term it? Nagdadala dito sa kanya? Because she's kind of relatively new in the industry? Or? Parang hindi naman. Kasi when we work naman, she's experienced. Uh-huh. Like, hindi lang ako personally familiar sa body of work niya. Pero, like, it didn't matter. Kasi when we were on set, when we were doing workshops, like, she was doing her part. So, yun na yun. So, yeah. So, she was there. She was... Yeah, working. Okay. Last question for me. Hindi pa namin na ano yung buong 10 entries. Anong feeling mo for best actor dito? Such a difficult question kasi. Sige, inject ko lang. Because Barbie Forteza, nag-define talaga yung well, it's just us. Yung pagiging actress na, which actually, one, then supporting actress for Marikina, parang ibang level yung ginump ng pagiging yeah. actress. So, magaling din naman talaga. Mm-hmm. As in, magaling si Barbie. Mm-hmm. Like, alam natin yun, minsan lang nakatakpan siya nung, kung na, like, yung clout siguro, or yung brand niya. Yeah. Tatabunan siya ng brand na minsan, yes, yung galing niya na, mm-hmm. yun yung mas nakikita ng tao. Pero alam naman natin na kung gano'n siya. But, napag-usapan namin yan actually for this. Kasi pag-usapan ko sa maging sino ka man. Mm-hmm. Parang may time na nalita ako sa story ko. Kasi galing ako press ko ng Cinemalaya. Mm-hmm. And yun, napag-usapan namin yun na... Yun nga eh, na parang... Bottom line is parang... Iba kapag motivated ka sa pelikula. Mm-hmm. Iba rin yung pag-motivated ka sa teleserye. Mm-hmm. And I think, being a great actor means you can deliver both. Mm-hmm. Like, regardless, like, kung kailangan ka para sa ganitong teleserye, dahil kailangan mag-rate ganito yung role mo, that magaling ka pa rin doon. And pagdating naman sa pelikula, na kung anumang role ibigay din sa'yo, like, I think tapos na yung, for me, tapos na yung times na sinasabi natin na magagaling ay nasa indie lang. Mm-hmm. Tapos yung teleserye, pag mainstream, like, ano, sikat lang yan, pero hindi yan magaling eh. Mm-hmm. It's, I don't think that was even a case before kasi siguro ay hindi lang nakikita yung galing mga mga nag-lead sa TV kasi mas natatabunan sila nung branding nila pero magaling din naman talaga sila kung titingnan mo or and vice versa. So I think that's yun siguro yung mindset na parang nakatulong sa akin to try to not excel but give everything sa kahit anong gawin ko, TV, theater, or film, is that a really good actor, a great actor, knows how to adjust to the medium. So, with this Cinemalaya, this entry, parang ngayon lang ako nagpelikula ulit ng ganito. Nang may ganitong role, na may ganitong caliber yung festival. So, nakaka-intimidate and nakakatakot, pero nakaka-excite. Kasi, yung mga manonood sa akin, hindi naman to yung parang, si Mikoy, like, di ba? Si Pepito, Roxy, gano'n. Like, dito naman parang manonood siya yung mga talagang film enthusiast eh. So, doon ako mas na-excite na, okay, ano na kaya makikita nila ngayon? Mm-hmm. Or ano na makikita ko sa work ko ngayon? Yan. Congratulations on your many. By the way, congratulations belatedly sa TikToks. Ang galing Thank mo you. Doon. Thank you. Ang galing mo doon. I think